Speaking of rap and business, bakit mo iniwan yung rap dahil sa negosyo? Nung time buti hindi ka na panghinaan ng loob, nung time na isasarado mo na yung Rapper's Delight. Maybe it's not me. It's not the bread. Alam mo, baka masarap naman yung bread. Talagang mahina lang talaga magnegosyo ng ganito sa mall. Sir Kyle, paano ba nagsimula yung Kahoy World? Yung Kahoy World, nilaglag yan sa akin ng Panginoon eh. Galing sa taas. Gusto kong itay ang tinapay. Binigay sa'yo kahoy. Ang gagawin ko dito po sa'yo ko. Sabi niya, iyan ang sa'yo. Ibang sa'yo ko, oh. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-P2P. Isang karangalan ang ating bisita ngayon. Isang karangalan na makasama ang isang legendary rap artist at the same time isang successful na businessman. Walang iba kundi si Sir Crazy Kyle. Hey, what's up, what's up? Kamusta sa lahat? And salamat sa pag-invite sa akin dito, brother. Maraming salamat, Sir Crazy Kyle. Sir, saan pala kayo umuwi ngayon, sir? For the past 10 years, Mandaluyong based ako. So, I work sa City Hall, sa anti-drug department. And then, I also have a business there sa Along Boni. So, doon na umikot yung mundo ko, pati yung mga kids ko, doon na nag-aaral. Sa Don Bosco, Mandaluyong. So, solid Mandaleño na. Kumaga. Mandaluyong talaga, sir. Tiger yan eh, sir, di ba? Pag Mandaluyong. Tiger City. Tiger City, di ba? Sir, pwede mo bang ikwento sa amin, sino si Mark Anthony Gianan bago siya naging Crazy Kyle? Si Mark Anthony Gianan, more of student sa nag-aral ako sa Lasal. It was hard for me to enter the rap game. Apo. Una, very few skilled rich kids out there. So yung bata ka pa lang, hindi ka lumaki sa hood. Ano susulat mo? Apo. So it was hard. So you need to open up this other door na parang ito ang skills ng lyricism on a different way na hindi about ghetto, about hood, about struggles, about you can rap about something else. So yun, I grew up in the South sa Paranaque, tapos I studied in a Chinese school. I'm half Chinese, I speak Chinese, tapos I graduated and then went to Lasal and then finished Lasal and then diretso agad ako sa eTelecare, which is one of the first call centers. Nag-call center ka rin, sir? Yeah, when I retired, I was an English training manager. Naging manager na ako ng training, handling 12 trainers in PLDT when I retired. That was like 12 years ago running na career. Tuloy-tuloy, walang resign, walang tuloy-tuloy, talagang trabaho. Kaya ka ba naging fluent sa English, sir? Kasi pansin ko parang may slang kayo dahil sa influence din or pagtatrabaho mo sa call center, sir. Yeah, isa yon. Pero of course, nung hindi pa ako nag-call center, college ako, wala na, ganun na yung mga klase ko, brother. Tapos, I grew up listening to Mastaplan. So, hindi nyo, sa mga hindi nakakaalam, back in the day, tanongin nyo yung mga OG ng mga gangs. It was the Phil-Ams versus the Tagalog rap eh. Well, wala namang barrier na ganun, pero there was a slight barrier ng konti lang eh na hindi yan dalawa magkasundo. Back in the day. Tapos, nagkasundo na lang ng konti nung ninaaway na tayo ng metal eh. Apo. Nung kailangan na talaga magtulungan eh. So, it was a good part of history ng hip-hop. Pero in terms of the slang, yeah, Mastaplan, Fabulous, Maze, yun yung mga idol ko eh. So, yung lyricism ko dun bumagsak sa time na yun. So, yun talaga yung nag-influence sa'yo sa music? Yung mga pinapakinggan mo, Mastaplan, sir? Yes, yeah, so actually, pinakinggan ko lahat. Francis Magalona, Andrew E., Legit Misfits, I listen to them. Although, when I listen to them, gusto kong maging hip-hop. Nung narinig ko sila, sabi ko, gusto kong maging hip-hop. Pero when I heard Mastaplan, sabi ko, gusto kong maging rapper. I wanna be like Tracer One. I wanna be like Type Mastaplan, Johnny Crush. Yan sila, idol talaga. Ilan taong ka nung na-realize mo na parang gusto kong maging rapper, ha? Ganito? Siguro high school. Kasi nung high school ako, fourth year, sa mga matatanda dyan, nagkaroon ng legendary concert sa Paranaque. Doon nakatira yung parents ko eh. Sa St. James School.
It was a Mastaplan Donggalo concert. Isipin nyo yun, hinalo yung dalawa. So, may gulo. After nun, nagkagulo. Yung parents ko sabi, last concert mo na yan. Hindi ka nakakalat. Kasi, dumating yung mga, ewan ko kung sino yung mga yun, pero I heard, may mga kalaban ng mga punks and everyone. Apo. So, nagkagulo, pero, you know, nakauwi tayo ng buhay at maayos. So, tinuloy natin, di ba? Hanggat hindi tayo na dadala, huwag tayong madadala. Noong 90s kasi, sir, ako batang 90s kasi 1986 ako pinanganak eh. So, di ba yung hip-hop nun saka metal, medyo talagang, oo, parang kumbaga may war talaga yan eh, di ba? So, hindi magkasundo. Paano mo napaglabanan na ituloy yung rap career? Although, merong mga, alam mo yun, sinasabi nila dati, rap daw jologs, di ba, sir, noong panahon ng 90s natin, gano'n? Yeah, yeah. Paano mo tinuloy yung career na yun, sir, na wala akong pakialam sa inyo, parang gano'n? Talaga, i-avoid mo eh. A-avoid mo yung mga lugar na yun eh. Like, hindi naman sa ano, mag-avoid ka na sa mga concerts na alanganin. So, doon ka na sa solid hip-hop events, which is walang manggugulo sa'yo doon. Ngayon, ang problema mo ngayon, yung gitna, which is the malls. Halbo. Maglalakad ka sa malls, sasabihan ka, hoy, hip-hop bulok, di ba? So, the problem now is, you can adjust. You can adjust, sasabihin mo, I don't really wanna rap that much and dress up that much. Yung ilagay mo lang sa tama yung kuwama mo, hindi yung lawlaw na lawlaw. Oh, 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 oh. Gusto mo eh. Pero maybe sa hip-hop event mo na yun gawin. Wag na sa ano, wag na sa school or sa ano, mapapaawi ka talaga that time. So umiwas ako kasi I know pag nakaiwas ako, I can do something bigger eh, with when I'm already a hip-hop artist na. Kasi baka hindi na ako umabot doon kung lahat inaway ko na eh sa kalsada dahil sinusutsutan ka lang, alam mo yun, mapipikon ka talaga back in the day. Ano yung pinakamasarap at pinakamagandang na-achieve mo sa rap career mo, Sir Crazy Kyle? My rap career? Siguro when I won the Philippine Hip Hop Music Awards. Wow! I won the Song of the Year. Awit kay Inay featuring Karil. I won the Song of the Year. I won Mixtape of the Year and I won Indie Artist of the Year. Tatlo yun. I won 3 awards. Back-to-back years yun. It was one of my biggest achievements. Kasi, of course, nakita ko kayo ngayon yung mga Wish, yung mga Mix events. Before, wala yan lahat eh. Pero ngayon, back in the day, it was the Philippine Hip Hop Music Awards ng Empire, ng H-Town, yan sila. So, it was hard to get in, it was hard to get recognized. Lahat nandun eh. So, ayun, one of the best times of my career is those glory days, I call it. Parang mas pahirapan pala talaga dati, no? Kasi, kumbaga less exposure, hindi katulad niyan, may mga wish na, di ba, sir? Yeah, so, before, kung gusto mong ma-recognize, you have to rock a crowd. Ngayon, yan, dyan. Ni-rock mo yung crowd ngayon, napabilib mo yung 100 na tao nanonood. Bukas, wala na yun. Kasi walang makakaalala, walang makakanood, hindi nila nakuha pangalan mo. So, next time you drop on an event, you need to rock the crowd again. Mm-hmm. Back to zero. You need to be really recognized, tapos word of mouth na. Kaya dati, bilang na bilang lang eh. Kasi ang dami namang nag-rap dati, pero ano nila, yung isa ito, magaling to. Ito, parang basketball eh. Opo. Diba? Ano na eh, mamarkahan na nila, ito sa 10, ayan yung magaling. So you really need to be different. Yung swag, I mean, your swag should be above the rest. And then, yung moves mo, marketing and everything. Saka, ayun, of course, back in the day, the Nelly days, padamihan ng babae, padamihan ng damit, ng bling blings and everything. So ayun, yun ang ano eh, yun ang golden age, tinawag nila golden age of hip hop. Ano naman yung pinakamahirap na naranasan mo habang tinatahak mo yung hip hop scene, sir? Ang pinaka sa hip hop? Opo. Isa lang ang pinakamahirap ko na nadaanan is yung time na sobrang nasa taas ako. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Kasi, nung nasa peak ako, Francis M. made my video. He was rapping about Prince of Rap daw ako. So, it was the time na ikaw ang babatuhin ng lahat. Now, the problem is,
you need to learn how to ano, and I learned a lot from that kasi nung nagnegosyo na ako ngayon, like you guys said, very successful sa negosyo, sa picking, so as the Filipino pickers, it's also a career, and I was very successful there for a long time. My longevity is very long, unlike the hip hop, medyo na cut off short yun eh, kasi I didn't really know what to do, bata pa ako eh. Pero it was just being a master of the art of war, eh, the Sun Tzu book, and knowing how to react kapag ka inaaway ka. Opo. Dati kasi pag inaaway ka, babalikan mo agad eh, which is meron palang chess moves na eto muna, tas eto muna. Dapat hindi mo papatulan lahat, parang yun eh. Sir, no? Opo. So what happened to me was, well, I guess everyone knows naman, napaaway ako because of silly things. Sabi natin silly things na ngayon pag pinag-usapan namin, sobrang liit ng bagay. Tawa na nalang ngayon, sir, pag pinag-usapan. Ngayon, ang problem is, bawa, minang-away sa akin, yung nasa kanang kamay mo eh. Mm. Yung kanang kamay mo at kaliwang kamay mo, yun yung lalapitan ng kaaway mo. Ngayon, pag nakuha nila yun, at bata ka pa, bawa, bago-bago ka pa. Opo. Di mo alam gagawin mo, masasaktan ka talaga eh. Pero ngayon, syempre ngayon matatag na ako. Alam ko na yung art of war and everything na master ko na, na alam ko na, kakausapin ko na, oh, may lalapit sa'yo bukas. Sa kahoy, ganun din, sa negosyo. Apo. Ang unang ano yun ng kalaban ko is yung ano ko eh, yung head carpenter mo. Apo, totoo. Head sales mo. Ano sikreto ng kahoy world? Saan sila kumukuha ng kahoy? Ganito gawin natin, i-shutdown natin yan. Hindi eh. Ulanan mo na ng pera kasi uulanan na nila ng pera eh. So pakisamahan mo na, puntahan mo na yung binyag ng apo niya, ng pinsan niya, ng girlfriend ng kaklase niya. Pakisamahan mo na ng todo kasi back in the day, napabayaan ko yun. Ang kanang kamay ko nun si Looney. Ah, okay po. He was my hype man. He was my best friend eh. Kaya ang away namin ni Looney, he was deeper than mga tunay kong kaaway. Yung tunay kong kaaway, wala eh. Alam mo yun, parang may kaaway ka lang eh. Pero yung tampuhan, hindi naman aaway sa amin. Tampuhan namin doon, lalim. Kasi malalim yung pagkakaibigan eh. Pag malalim yung pagkakaibigan, konting ganun, ang lalim ng sakit eh. Opo. So, nahirapan kami ni... Ako nahirapan ako doon. Because they were young. Opo. And ako, oldest na ako noon eh. Matanda yata ako kay Looney ng, I don't know, 6 or 7 years. 6 or 7 years. Pero... Bata pa siya nun eh, stick figures, mga papayat sila nun. And then Ron Henley, explicit ang pangalan niya nun. Explicit hindi. Siya dati, sir. Oo. So, they were part of Rapscallion, that's my group. Ang nangyari is, really, they're up and coming, mainit sila, ang daming lumapit, mga kaaway ko, ganyan. And they're saying, huwag kayo napapaloko kay Kyle, huwag kayo ganito, ganyan. Tapos ako, imbis na makisama ako, di ba? Mm-hmm. That's what Looney was asking from me that time. Ayusin natin to. Opo. Imbis na makisama ako, nagalit, nagtampo ako. Di ba? Hindi mo alam, magiging hari ng tugma yung tinampuan mo. Di ba? So right now, ano alam mo yun, sa mga nanonood dyan, like yung sina Price Tag, Tiny Montana, watch out. Kasi you don't know, kasi hindi mo lang, napabayaan mo lang yung homie mo eh. Opo. Hindi mo naman sinasadya. So that's one of the parts na deepest, kasi tuloy-tuloy na eh. Apo. Tuloy-tuloy na, alam ko na, ayan na. Lahat na ng fans ko, sumama na. Lahat na ng fans ko na, sobrang memorized ang kanta ko ah. Paano kayo mababadoyan sa akin kung memorized niyo yung kanta ko, diba? Apo, biglang, tama. Yung kanta na mahal mo, biglang baduy na sa'yo. Kasi may nagsabi. Apo. May nagsabi na huwag ka dito sa tao na to. So ganun kalakas. Ang influence ng isang idol. So, ganun talaga siguro. So, until now, I think if yung mga fans mo and then fans ng isang tao na to, depende pag sinabi mo, baduy to. Apo. Diba? Yung mga fans mo talaga, diring-diri na dun eh. So, something like that. Yun yung darkest moment for me kasi I lost friends, I lost rap members ng group ko na Rapscallion. I was alone. May studio kami, I was alone, don't wanna record. No one wants to work with me. Grabe. Parang nung kay Marcos at Corey, there was this thing na walang gustong makitrabaho kay Ninoy.
dahil Marcos was the president that time. So, if you wanna do good in business, parang don't get caught talking to the enemy. Parang ganun eh. Parang ganun. It's a, I mean, there's nothing wrong. Ako, maka Marcos ako eh. Pero, that's what I heard when they interviewed Ninoy. Apo. Sabi niya, I told my friends na businessman na don't talk to me in public kasi you might get in trouble. Which is true in any art of war. Like yun, yung nangyari sa akin is nobody wants to talk to me. Alam mo yun, mga DJ, producer, yung mga producer dati nakapila sa akin eh. Please gamitin mo tong beat ko. Noong time na yun, wala. Kulang na lang, i-block ka nila. Radio stations, everyone, close their door on me. So, doon ako naligaw ngayon sa magandang, mas magandang buhay. So, yun nga, I think it's because, ano eh, alam din nung nasa itaas na mabuting tao tayo. So, hindi ka talaga papabayaan. May purpose din talaga may lahat. May purpose eh. I think may purpose. Kasi kung nagtuloy-tuloy yung sikat ko sa rap, siguro hindi ko nahanap yung mga negosyo ko ngayon. Apo. Kasi na-addict ka na sa fame eh. Na-addict ka na sa music. Tapos ginalingan mo ng ginalingan ng ginalingan hanggang... sino ba yun sa Flip Top? Si ano? Eh, Akata, di ba? Sabi niya, 20 years from now, nag-rap ka pa rin. Di ba? Parang ganun. Kasi yun lang ang alam mong gawin. Yun yung sinabi niya dun eh. So, I listened to that. Sabi ko, kinda makes a lot of sense para sa akin. So, yun. That's my answer to your question kung anong darkest. Speaking of ano, Sir Kyle, speaking of rap and business, bakit mo iniwan yung rap dahil sa negosyo? Sa negosyo? Actually, hindi ko masabing naiwan ko yung rap, no? Siguro iniwan ko nga yung rap. Yung hip-hop ang hindi ko iniwan kasi nakikinig pa rin ako, pati yung mga bagong kanta, nakikinig ako. I'm a big fan of the new school, mga X-Battalion, Tiny Montana, Price Tag, CLR, lahat yan, pinapakinggan ko. Kasi hip-hop pa rin ako hanggang ngayon. Pero yung rap, iniiwan ko talaga yung career. Kasi I had to eh. Kasi parang nahulog ka sa kumunoy eh. Nahulog ka sa kumunoy, huwag ka nang pumiglas kasi lalo ka lang lulubog eh. Diba? Mas maganda, intayin mo nalang na may sumaklolo sa'yo at wait for days to get better. And then, number one, kung gusto mo makarecover sa kahit ano, make sure na may pera ka. Apo. Kasi, that's how people will respect you. That's how people will see you or look at you kung anong tingin nila sa'yo. Huwag mong hayaan wala kang pera. Kasi, pagka natapos ang gulo, edi makakabili ka agad ng magandang beat sa pinakasikat na producer. Makakapagawa ka agad ng music video. Magi-guest mo agad yung pinakasikat ng mga singers and everyone. Intayin mo lang yung proper time and then mangyayari agad yun in a blink of an eye. Apo. Kaya lang pag pinabayaan mo yung sarili mo, nag-addict ka siguro or hindi ka nagtrabaho or what, pinabayaan mo na sarili mo. Then makikita ka nila, yung mga may idol sa'yo dati, makikita. Ayun na si idol, oh. Boost na yung ipin, alam mo yun. Hindi na naliligo, alam mo yun. So, ang dami. Ang daming ganun, mga kabatch natin. Kabatch ko pala, sorry. Mga kabatch ko. And those a little bit older than me, nakita ko yung mga kuya ko, yung iba na uwi sa ganun. So, it was really hard. Sa mga hindi nakakaalam, nung nasa Saudi pa ako as OFW, isa yung Kahoy World sa nag-inspire sa akin para mag-business din ako pag-uwi ko dito sa Pilipinas. So, kasi hip-hop fan talaga ako. So, talagang yun talaga yung isa sa mga nag-inspire sa akin sa business. Sir Kyle, paano ba nagsimula yung Kahoy World? Yung Kahoy World, nilaglag yan sa akin ng ano eh, Panginoon eh, galing sa taas. Nilaglag niya talaga sa akin, ganito nangyari. So, nung nag-rap ako, nung kasikatan ko, yun yung employee ako sa call center. Call center, sir. Ngayon, tanongin mo lahat ng mga sikat na rapper dyan na nagtatrabaho sa call center, panahi lang ang absent yan. Hindi yan ma-promote lahat kasi wala eh. Panay ka absent, panay ka gig, di ba? Siyempre, wala ka sa focus kasi iba ang focus mo eh. Pero you have to hustle. So, nandun ka. Ngayon, wala akong masyado na palad. Wala akong masyado na ipon dun. Although, nag-end up ako, manager, ang laki na ng sweldo. Apo. Senior manager ka ng training department, ang laki ng sahod pero wala ka pa rin maipon.
So, ang ginawa ko, that time na I decided na time is up na, tumatanda na ako, I opened up Rapper's Delight. It's a mall cart. Yung mall cart ko na yon, nagtayo ako sa SM, Tarlac. Ay, yun yung unang negosyo mo? Rapper's Delight? Ang una kong negosyo is Tinapay, Rapper's Delight. Ah, okay. It's fun kasi transition eh. Oo. Hindi ako basta nagka-Away World eh. Mm-hmm. Transition ko, Rapper's Delight, negosyo na rap pa rin, ang kulit eh. So, yung mga tinapay ko, Ice Ice Baby, mga ganun, yung mga Eminem's White Chicken Rap, diba? Sine Gangster. No, I hit the malls. Yung SM Tarlac, meron ako sa Antique. Kasi ang hirap dito sa SM dito eh, sa Manila, pagbago ka. Hindi, kahit may pera ka, kahit may pang bukas ka ng cart, hindi ka nila pagbibigyan. Apo. Bibigyan ka nila ng choices. So pinili ko lahat ng mga Star Mall, Antique, Iloilo, Kalibo, yung mga yan. Kasi dun yung may opportunity ang bagong mall cart ng Tinapay. Ano yung pinapa-franchise mo yung Rapper's Delight? Yun ang problem ko. Hindi pa masyadong uso nun. Apo. So, ako lahat nagpatakbo nun. Ah, ikaw lahat? Kahit probinsya, sir? Ganon? Yes, oo. Ay, grabe yun. The thing is, I have relatives naman that time dun na pwedeng humandle. So, wala akong problem dun. Ang problem ko talaga is, again, it's not making enough para... Alam mo, inisip ko, magre-retire ako someday eh. This is not it. Sabi ko, hindi ito. So, nagsara ang isang branch dahil mahina. And then, may tatlo akong branch na malakas eh. May branch din ako sa Jose Rizal University. Medyo okay din yun. Pero, isa-isa nagsasara. And then, nakita ko, yung mga iba, Mr. Donut na franchise, nakita ko, nagsasara din eh. So, hindi ako masyadong nasaktan. Sabi ko sa sarili ko, maybe it's not me. It's not the bread. Alam mo, baka masarap naman yung bread. Talagang mahina lang talaga magnegosyo ng ganito sa mall. So, ang pinaka talaga, ito talaga parang pelikula to eh. Nung bubuhatin mo yung mall cart mo palabas eh. Kakaiyakin bro. Kulang na lang music eh, na drama eh. Kasi ang business parang baby mo rin, sir eh. Oo eh. 6 months rent contract. So, you try it out for 6 months. 3 months pa lang, alam mo, lugi ka na eh. Itutuloy mo pa rin or hindi na, nasa sa'yo yun. Now, nung nilalabas ko kasi... egress yan eh. So, that means 11 PM, 12 midnight. Ilalabas mo sa SM. Nasa basement ka ngayon. Katabi mo yung mga iba. Nalugi din. Yung mga nagtitinda ng isimada, nagtitinda ng donut. Doon sila. Nakita mo, last day din nila. And then, nakita ko yung mga cart. Iniwan nila eh. Yung isa, iniwan niya na. Sabi niya, ayoko na eh. Ako, inuwi ko eh. Kasi sabi ko, magtatayo ulit ako sa ibang lugar. Yung isa, iniwan. Ngayon naalala ko, para makatayo ka sa SM or sa Robinson's Malls, kailangan maganda cart mo eh. Pag pangit ang cart mo, papauin ka eh. Sabihin, pagandahin mo, ibalik mo dito. Kailangan mag-pass siya. Electrical, paint finish, lahat. Quality of wood and everything. Pulido talaga, no? Pag hindi yan pulido at bukang pang masagana lang yan, sabihin nila, doon ka sa masagana. Ngayon, naisip ko, magkano binayad ko doon? Nagbayad ako siguro 89,000 or 90,000. 89,000? Anong taon yun, sir? I think 2010, ganun, 11. Malaking pera na rin yun, ha? Anong time na yun? Hindi, kasi that's cheap. Kasi 100,000, alam mo naman ng mga, pag kumausap ka ng taong gagawa ng cart, 100,000, minimum agad eh. Kasi kanila na yung lahat. Pero naghanap pa ako eh. Naghanap ako ng kayang gumawa. So, ganito nangyari. Unang deliver, sabi, mali itong electrical nyo. Apo. Yung wire na ginamit, manipis. Hindi ko alam eh. Nandun naman, binasa naman namin lahat. Medyo nagkamali lang, inuwi namin, pilitan namin ng wire. So, hanggang na-perfect namin. Nung na-perfect namin, sa sobrang daming nagkamali, ilang branch yun, naging best friend mo na halos yung mga karpenterong gumagawa eh. Apo. Tapos sabi ko sa kanila, gawa tayo kama kaya, sabi ko. Kasi, subok lang. Gusto ko lang gumawa. Sabi ko, subok tayo. May nakita ako sa Instagram. Parang ang daming like sa Amerika, sa Australia.
Subukan natin gawa tayo ganyan dito. Sabi sino yung kausap mo nun, sir? Mga karpintero lang. Ah, okay. Alam mo na, kagaya ng mga gumagawa dito sa'yo. Parang, sabi ko, subukan nga natin. So, gumawa sila. Siyempre, kahit pa paano, may following ako eh. Pag-post ko, medyo ang dami ka agad likes. Mm. Pero, walang bumili. Diba? Kasi, ang ganda. Pero hindi naman yan bagay sa bahay namin. Eh. Pero ang ganda, like namin yan. Hanggang sinarado ko na lahat ng branches ko. Pagkasarado ng branches, nag-focus ako. Kinausap ko yung mga carpenters. Which is one of them, si Apo. Emil, is still with me. Ah, nasa'yo. Simula nung sinara mo yung Rapper's Delight, tapos nagbuo ka nung yeah. Si Emil tao. Is even bantay sa Rapper's Delight. Eh. So, ah, ang galing. I love this guy. Medyo matigas lang din ng ulo. Pero, pero you have to roll with the punches. Eh. So, yung isa lang nasa akin pa rin. Pero marami na ako na ko, syempre, tagal ko na eh. Apo. Nag-train na ako ng mga iba na ma-multiply yung mga skills ng mga ibang nag-resign hanggang ang dami na ngayon gumagawa. So, ngayon, we are at our 9th year sa Kahoy World. We're doing really, really well ngayon. Talaga yun yung talagang rason kung bakit, ang sarap ng buhay ngayon. Alam mo, nung darkest moment, kasi sinasabi ko sa'yo, brother, darkest moment, tinanong mo ako. I think dahil talaga, dahil wala rin akong pera nun eh. Apo. You know what? I think kung may pera ako nun, I think na-handle ko yun ng maayos. I think na-handle ko yun. Yung Rapper's Delight? Hindi, eh. Yung hip-hop. Hip-hop, okay. Nung bumabagsak na ako, wala eh. I can't put up a new music video na napakaganda. Wala rin eh. Pero gaya nga ng sinabi mo, sir, may purpose lahat talaga ng nangyayari. Iyon na nga, so, oo. Parang mas naging better ka pa ngayon, sir. Parang ganun. Sobra. And then, like I said, ngayon, yung mga problems na dumadating sa akin are very similar sa nangyari sa akin sa music. Pero, panis na. Alam mo yun, brother, dali na. May gumagaya sa'yo. Ginagaya yung pangalaman. Pagtatawanan mo na lang yun, sir. Oo, eh, pero... Imbis na patulan mo, edi dumami pa customer noon, di ba? Tapos, ang dami. So, pwedeng uminit ulo mo, pwedeng mapahama ka, pwede kang magalit, magmura, sugudin mo yun, mapaaway ka, mabaril ka pa. Alam mo, ang dami pwede mangyari sa'yo. Huwag mo nalang pansinin, di ba? So, yun yung mga bagay na natutunan ko. Yung mga empleyado, mapapaaway ka kasi matigas ulo, di ba? Pero, ngayon kasi iba na eh. Iba na yung attack natin sa buhay. So, like I said, talaga dapat may pera ka. Iba ang treatment sa'yo ng lahat mula sa ordinary na employee hanggang sa alam mo yon yung mga businessman na mga katrabaho mo, mga relatives. Hindi ka basta-basta may iwan ng babae. Alam mo, dati, kapakamatay ka kasi iniiwan ka ng babae. Tama, opo. Ngayon, parang Wolverine healing powers. Sir, nung time buti hindi ka napanginahan ng loob, nung time na isasarado mo na yung Rapper's Delight, syempre, isa sa mga darkest moment ng buhay natin yung gaya nga nung sinabi mo, pag nilalabas na yung mall para i-pull out na yung cart mo, parang anlungkot mo sobra, buti hindi ka napanginahan ng loob nun, nung time na nakaisip ka uli ng bagong paraan na, eto, karpintero, gawa tayo ng kama, ganun. Oo, kasi... Nung time na sinabi ko yon, hula pa ako eh. Hinuhulaan ako, kaya ba to? Anong gagawin natin? Ang alam ko lang, may karpintero ako na walang gagawin bukas. May mga kahoy ako na walang gagawa. So sabi ko, anong gagawin natin? May mga mall cart tayo na pwede nating gibain at gawin something else. Anong gagawin? Alam ko lang, bukas walang gagawin. So ganun kabilis. Apo. Hindi ka pwedeng magpahinga agad eh. At sa tingin ko, sa lahat ng makakadaan sa ganun, hindi ka rin magpapahinga yung utak mo. Apo. Hindi niya hayaan na matulog ka eh. Sino yung naging hugot mo nun, sir? Para, syempre, para ka bumangon uli na kailangan kong kumilos agad. Wala naman. Pero I think, kasi nung time na yun, super single eh, na parang Apo. I have kids, pero wala. Hindi ko kasama yung mga parents, mga moms nila, and I was super single, so wala ako masyadong inaalala. Pero I think yun talaga yung nature ko eh. Iba yung mindset mo noon, sir, kahit parang, wala kang priority pa, no? Parang ganun. Oo, pero yung nature ko is I have to succeed. Yun yung nature ko, kaya yun ang hugot ko, yung sarili ko, na ayokong pabayaan ang sarili ko. Apo. Especially I have like lots of fans na sinabi
bumagsak na si Idol. Ganun na yung parang tingin sa iyo, sir, no? May tula si ano, Tupac, sabi, when your hero falls from grace, all fairy tales uncovered. So medyo nasaktan ako para sa sarili ko, sabi ko, hindi ko hahayaan mangyari sa akin yung napanood ko ano nangyari sa iba, eh. So sabi ko, dito ako sa kabilang kant, sa ano, kalsada. Kasi yung iba, ganun na talaga, eh. Opo. Hirap, eh. Hirap. Lalo pag music, mahal na mahal mo. Anong gagawin mo after, di ba? So, talagang binuksan agad yung pinto para sa akin. Pero ngayon, sir, yung Kahoy World, masasabi mo na siyang talagang isa sa mga established na ganyang business ngayon, sir? Ang Kahoy World, may mga kalaban. Opo. Siyempre, pag nag-post ka, makikita ng tao, gawa tayong ganun. Mas marami tayong karpintero. Opo. Pero, nag-aral kasi ako ng business, eh, sa Lasal. So, my course was business management, CBE, BMG. So, may mga naaral kasi ako, eh, na alam mo yun, hindi mo lang basta i-share sa post, eh, di ba? Opo. And then, yung marketing power mo is different from these guys na meron lang karpintero. Like I said, ang negosyo, hindi lang yan basta karpintero. Pag restaurant, hindi lang basta magaling yung cook. Minsan, mas marami pang customer yung hindi magaling cook, pero ang galing ng marketing. Eh. Totoo po yan. Kaya yung marketing people mo, hindi yung pwede papabayaan yan. Nakakita na talaga ako, yung hindi masarap masyado yung pagkain, pero ang ganda ng marketing, Instagrammable yung lugar, versus dito, napakasarap ng pagkain, pero table, upuan, parang hindi pinupuntahan ng tao. So, yun yung katiba. Pag ganun din sa amin, sa Kahoy. So, like you ask, kung kami ba yung isa sa mga ano, may mga kagaya ko na gumagawa ng Kahoy din. Ang bilang ko to this day is 19 sila. Or 17 last year. 17 na kumpanya. Opo, dami rin, no, sir, no? Yung 17 na sinasabi ko, sa akin kumukuha ngayon ng gawa. Ah, talaga? Yes. Parang ang dating pala, parang reseller mo sila, pero hindi ganun yung, kumbaga, pinapalabas nila, parang ganun, sir. Hindi naman, parang kumukuha sila sa akin ng gawa, parang, sir, magsasara na kami. Sabi ko, ginaya mo nga ako, eh. Magsasara ka talaga. Hindi mo alam yung, kasi sometimes, ang daming factors, location, kailangan yung taong iasayin mo, marunong. Apo, makipag-usap. Oo, sa mundo ng construction, sa mundo ng interior design, 90% takbuhin, eh. Yung ginagawa, tapos nag-iba yung presyo, apo. Yung ang gulo kausap, pero sinasadya nila yun, eh. So, tapos biglang iiwan ka, tapos sabihin, magdagdag ka ng 20 mil kasi lugi pala kami. Yung pinrice. Abunado, sasabihin, abunado. Oo, pero hindi. No? Ganun ang sinasabi. Style nila, no? Sa lahat. So, ang sabi ko, there are some things na hindi ko i-share. Kasi pag nagpo-post ako, nakikita na nila, eh. Ginagandaan ko yung kama, tumatayo ako sa tabi para hands-on yung may-ari. Ginagawa nila, ginagaya nila ng todo. Pero yung client, ayaw pa rin pumunta sa kanila. So art of war. Hindi mo kailangan patayin yung kalaban mo. You don't need to kill them. Talagang you can even work with them. Apo. So wala silang magagawa. Pwede kong sabihin, okay, meron akong nakuha sa resort last time sa Boracay. Umorder ng 20 na double decks. Sabi ko, magugulo ang rotation ko. Pinasa ko dun sa isa na walang gawa. Sabi ko, ayan, gawin mo. Dinala niya sa akin ang 20 double decks. Napakapangit kasi hindi naman ganun yung quality na gawa ko, eh. Eh, minsan, lilihain mo lang yung mga small, tiny details. Opo. Yun yung minsan, inisip mo, pwede na. Pero sa akin, hindi pwede yun. So, ako na bahala doon. May tao ako na magpapaganda. So, like I said, I think that's how Jollibee acquired Greenwich, Manginasal, and everyone. So, it's that kind of mentality na sayo ko. Bilhin ko na lang yung shop nyo. Meron akong isa ngayon na kaka-acquire ko lang, yung kay DJ. So, ano rin,
we're putting up a new banner dun sa lugar nila na ako na rin ang may-ari. So, opo, magugulat na yung mga tao na binibili ni Kahoy World yung mga kalaban. Opo. Hindi naman kalaban. Hindi ko kinonsider na kalaban kahit kailan eh. Pero minsan magagayad ka talaga, kagaya ni Flo. Si Flo Chi ba yung guest mo kahapon? Opo, si Flo. Like, I think may gumagayad sa kanya. Yung, meron din ba? Kakainis, di ba? Kasi minsan cute, di ba? Parang opo, wow. Parang wow. I must be good kasi ginagaya opo ako eh. Sikat ako, ginagaya ako. Tapos, may dadating yung time, maiinis ka na eh. Kasi, ito ba, ginagaya lahat ah. Parang hindi na nakakatuwa. So, ayun. I would say na we are really at our prime right now. Grabe. Yung wait time ngayon sa lahat, sa page namin, baliktad eh. Nung bago ako, nagagalit yung client kasi parang ganito, ganyan, hindi maganda yung pintura, ganyan. Siyempre, nagsimula ka pa lang eh. Ngayon, nagagalit sa page namin dahil ang bagal namin mag-reply. Mm. Dahil ang wait time namin ngayon, 56 days na kahapon. Ay, grabe. Bawa, bibili ka kama sa akin, 56 days, pero maghihintay ka pa rin. Kasi, kaysa naman doon ka umodel, tapos pagdating sa'yo, ano, hindi mo magustuhan. Basura talaga, or na-scam ka pa. Tapos, yun ang pinaka-worst, na-scam ka pa. Sabihin, ang pinaka-ano sa mundo namin is nagkasakit. May sakit yung kamag-anak, may sakit yung lola, may sakit yung ganito. Tapos hanggang maniwala ka sa hindi ah, sorry po, hindi ko na po mabalik pera nyo. Ako po. Mahirap lang po ako. Ano gagawin mo ngayon, di ba? Alam naman mga alipusta ka ng mahirap. Kasi doon ka umorder, di ba? Kaya doon ka na sa may resibo, may OR, nasa kahabaan ng boni. So, yun lang talaga eh. Yun yung market ko eh. Yung kahit na nag-sponsored ads pa sila. Apo. Sa Facebook. Nakikita naman yun ng mga customer ko eh. Pero yung mga customer ko sabi, hindi, doon pa rin tayo kasi ang sarap ka nila kausap eh. Binabalikan talaga. Oo, eh, parang walang hassle eh. Ba't ka pa doon, tatry ka pa ng iba, mas mura ng konti, tapos hassle. Alam mo yun, yung people pay for convenience ngayon eh. Apo. Yung para lang hindi na sumakit ulo mo, bayad ka na ng additional 3K, walang problema. So yun yung tatingin ko. Nakakatuwa, no? Ano yung mapapayo mo, sir, sa mga ano, sa mga gustong magtagumpay sa negosyo, sir? Kung gusto niyo magtagumpay sa negosyo, i-start slow. Start slow, huwag kayong magmadali. Kaya dapat, ano eh, kaya dapat yung financial backer mo sa simula, medyo malaki support sa'yo eh. Okay. Or marami kang ipon. Bawa, galing ka sa Saudi, okay, or ako, galing ako sa telecom company. Dapat marami akong naipon tayo. Tapos, kasi hindi mo yun makukuha sa 6 months eh. Apo, tama. Yung unang try mo, swerte mo. Very, very few swerte na nakuha mo agad sa first 6 months mo. Pero, in reality, kailangan mo ng pangtapon na pera na pang tuition fee, tawag doon. Tuition fee, 6 months, tuition fee, and then aralin mo ulit. And then, like I said, kailangan mo ng pang-ikot na pera. And then, maging iba ka sa norm. Kasi, ang dami na eh. Kung ano yung meron ngayon, yun na yun eh. So, sanay na yung mga tao doon. Pero mag-introduce ka ng something new. Huwag kayong matakot na mag-introduce ng something new to the people. Na parang, dati, yung mga kamang ginagawa ko, sinasabi nila, sa Amerika lang meron yan. Sa IKEA lang. Wala pang IKEA. IKEA lang meron yan. Sabi ko, dalhin niyo sa akin yung picture. Bukas meron na yan dito. Ano yung sabi nila? Eh di, ang pangit. Sabi ko, pangit kasi pinapagawa niyo sa mga manong. Apo. Yung manong, karpintero yun. Para sa kanya, yung mga haspin ng kahoy is pare-pareho. Apo. Para sa akin, inaral ko yan. Pupunta ka sa hardware, pupunta ka sa supplier ng kahoy, pipiliin mo ngayon yung cutis. Apo. Sa kanila, hindi, pare-pareho siyempre. Pare-pareho. Ganun, pili ka sa plywood. Nung binili yung mga plywood, dapat pare-pareho, di ba? Pero kung magkakahoy world ka, pilian ka namin ng yung gusto mo na may haspi tawag dyan, dito, tapos dito, dyan. Tapos pwedeng naputol yan, eto tinapon. Eto yung nagawa. Eto, importante to eh. So dito mo putulin, tama yung gawa. Naging OC ka na sa mga ganyan din, sir, no? Oo, kasi ang katawag ko doon sa flyers ko saka sa resibo na kalagay doon, hashtag malasakit. Because I feel na yun yung lamang namin sa iba. Dahil, ano eh, hindi basta ayan na yung kahoy, tapos putulin mo, ayan na, cabinet na, di ba? Hindi. Dapat lagyan mo na, no? Kasi pinag-ipunan yun ng tao. Tapos,
Kailangan, ibigay mo. Minsan lang bibili. Ilang beses ba bibili ng cabinet sa bahay? Ilang beses ba bibili ng kama? Isang beses lang. Tama. Matagal, papalit yan. Sa ganung paraan, mas maaalala ka nila, sir, no? Oo, saka wala akong major ads, ha? Wala akong major advertisement aside from word of mouth. Yun ang sign ko sa sarili ko. Saka pinagdadasal ko lagi na sinasabi ko sa asawa ko, ang customer talaga lang ang nagkukwento, eh. Tapos kukwento nila sa pinsan, sa katabaho, tapos pupunta sa amin. Ang perfect example ngayon, Alaska Aces, eh. Umorder sa akin si Abueva. Mm-hmm. Ngayon, dumaan sila, umorder sila ng isang beses, isang whole set. Nagbayad sila kagad. Pagkabayad nila, umorder sila ulit ng another set. Talagang four floors yung bahay ni Sir Calvin. Eh. Apo. Ako lahat gumawa, from CR to stock room, pati yung kainan ng aso. Lahat, lahat ako gumawa. Kama, shelves sa CR, pati mga sa asawa niya na vanity mirror, and then double deck ng anak niya, apat. Apo. Ngayon, pagkatapos ni Sir Calvin, sabi niya, thank you, ang galing, ganyan. Nagbayad siya. Pinitsyo lang ako agad eh, kasi sabi ko, kung sa iba yan, bibigyan si Sir Calvin ng libreng kama. Pero sabi ko, paano natin bibigyan si Sir Calvin ng... Ang in-order, 400,000. Sabi ko, paano natin bibigyan ng 400,000? Hindi naman tayo blims. Aba. Ngayon, sabi ko, picture mo. Sabi ko, nagbabayad oh, picture aba, mo. Pinitsyo namin kasi gusto kong makita ng mga tao. Si Abueva nagbabayad. Nagbabayad daw po. Hindi ko yan binigyan. Hindi ex-deal, no? Ganun. Oo, ngayon anong nangyari? Dumating na yung kakampi niya, si Eximiniano, dumating na si Magat, and dumating na lahat ng mga PBA player. At meron yata silang GC na mga misis. Doon ka mananalo sa homebodies, yan yung mga GC na mga mamsi. Sikat na sikat ako doon. Ano, tito. Ako ang tito boy doon. Sinasabi nila, gagawa kami ng crib, gagawa kami ng kama, saan ba maganda? Pag nakita mo, may naghahanap ng mga DJ na, yung mga sexing DJ na babae, naghahanap ng kama. Yung mga, ano, suggestion, Kahoy World, tuloy-tuloy, iba-ibang tao. Pero, wala akong nagawang ganun kasi, karamihan ng ganun nanghihingi ng kama, mga men. Kaya sabi ko, not interested with that. Buti kong binata ako, di ba? Pero, ano eh, natutuwa ako kapag ang, ano, kapag ang word of mouth, yung power ng word of mouth, never underestimated. Kaya yung customer mo, yung huling customer mo, alagaan mo lang. Kakalat nyo yun. Hindi mo mararamdaman ngayon, pero maybe after 8 months, maramdaman mo. Bigla. Kaibigan niya, boss niya, ka-office mate niya, biglang umorder. Walong kama in order. So, tuloy-tuloy, ganun. Cycle. So, for the past 9 years, yun yung ginagawa. Malasakit at servisyong totoo pala talaga, sir, no? Yes, so, kasi yun talaga totoo. Kasi, it's not like tumatakbo tayo sa politics. Tama. Na para pekiin natin. Talagang ako, yung malasakit ko sa gawa is different. Talagang gusto ko. Kasi survival eh. Apo. Survival of the fittest. Isang mali mo, pwedeng kumalat, ha? Totoo, sabihin, huwag ka na order dyan, di ba? Kagaya nung hip-hop. Apo, totoo. Nung sinabi ng isang tao, huwag ka dyan. Isang ganun. Ganun din, no? Oo, eh. So, may mga times na may mga celebrity umorder sa akin, medyo nagreklamo. Kasi, pag hindi libre, hindi naman sa ano, celebrity rin naman tayo. Pag hindi libre, not perfect. Kasi nagbayad ako. Nagbayad eh. Celebrity ako, pinagbayad mo. Kailangan perfect. Ireklamo, konting gasgas. Ngayon, kahit foul na yung salita, may isang celebrity, hindi ko malimutan, foul talaga yung bunganga, pasmado. So, pwede kang magalit eh. Pwede mong i-post eh. Sabi mo, ito, tinan yung sinasabi sa akin. Pero ba't mo gagawin yun? E di yung mga ibang celebrity, matatakot sa'yo. Oo nga, sir. Nasa lugar ako eh. Tama, tama. Nasa lugar ako. Pero ba't ko ipopost? Tama. Kahit na maging bida ako, eh hindi naman ako nagpapasikat eh. Ang ginagawa ko, Kahoy World eh. Tama, tama. So yung mga ibang ano, yung mga ibang salbahe, sabi nila, dyan tayo umorder. Kasi di ba yung tropa natin, salbahe? Pinagmumura niya yan si Kyle. Nag-deliver pa rin ni Kyle. Malasakit talaga, no? Malasakit. Sabi niya, dyan tayo kasi salbahe rin tayo eh. Di ba? So yun, ganun. Yun ang kailangan mo eh. Kasi, ano eh, it's the passion that you're doing it for eh. Pag hindi mo talaga gusto yan, kagaya ng sinabi ko kay Toyo,
pagka yung siomay, halimbawa, hindi ka kumakain ng siomay. Apo. Hindi ka pwedeng magnegosyo ng siomay. Pag diring-diri ka sa siomay, pero pag, tangay na, addict ka sa siomay, pasukin mo na yan kasi yung puso mo, pride mo, takoyaki, siomay, di ba? Talagang, ano eh, talagang, kung nandun ang puso mo, pasukin mo yun. Hindi, you can't go wrong. Si ano, Sir Kyle, si The Filipino Picker, paano siya nagsimula, sir? Yung Filipino Picker, yun na yung simula ng maganda na yung buhay ko. Kasi para sa akin, ang mga collections, para sa akin lang ha, sa akin lang naman, luho yan eh. Bilin mo yan kapag nabili mo na yung bahay, saka yung kotse. Kasi kung ang dami mong pangbabayaran, tapos bumibili ka ng kung ano-anong mamahaling bagay, tapos hindi ka pabayad, ang hirap. Nagdadagdag ka ng sakit sa ulo, sir. Parang gano'n. Oo, eh. Kahit ano pa yung reason mo, ang ganda kasi, favorite ko to. Mm. Pwede, kung gusto mong gano'ng buhay mo. Pero ako, ang tawag ko dyan, luho. So, nung tapos na ako sa lahat, nabayaran ko na lahat, tsaka ako yan, sinimulan. Nung sinimulan ko yan, it was really nice kasi bagong buhay, alam mo yun. Hindi ko naramdaman yun sa negosyo eh. Pero naramdaman ko yun sa hip-hop nung bago ako. Nung bago ako sa Pickers, siguro, alabawa, 35 years old ako. Apa. Youngest ako ah. Ah, talaga? Oh, di ba? So, oldies na pala yung mga syempre, majority sa Pickers. Siyempre, antiques eh. So, ngayon, nung pumasok ako ng ganung edad, kinoconsider ako na walang alam yan, bata yan. Talo na yung mga lolo. I had a hard time kasi ganun eh, kagaya sa hip hop, yung mga kaaway ko sa hip hop, ganun. But this time, ready ako. Mm. This time, alam ko yung moves. Kumbaga nasanay ka na, sir. Alam ko eh. So, ang ginawa ko, una kong ginawa na hindi ko ginawa sa hip hop. Yung mga buwiset, tinawag kong idol. Yung matatanda, sabi ko, idol. Gulat sila. Idol mo, kala ko mayabang ka. Mukha lang ako mayabang, sir. Idol ko po kayo. Pinuntahan ko isa-isa. Kasi mga bosses yun eh. Aba. Sila yung leader eh. Bosses eh. Pinuntahan ko isa-isa. Art of War. Palambutin mo yung karne. Aba. Bago mong gisahin. So, narinig ko kung ano na sinasabi sa akin. Pinuntahan ko isa-isa. Nagpakilala ako. Hanggang ang mga tropa na comment sa kanila, oh, Filipino Picker, wala yan. Claimer yan, claimer. Aba. So sabi ko, yung mga nag-comment, tinandaan ko mga pangalan. Hanggang nakita ko yun na, nasa akin na lahat. Pupunta na sa akin, nagbebenta na sa akin, friends ko na. Niniyaya na ako sa binyag. Ano mo yun, sabi ko, okay, pasok na ako. And then, knockout punch. Ang knockout punch ko yung, tinrabaho ko yung History Channel. Walang nakakita nun. Kasi ang Pickers, pwede, ikaw sabihin mo, I'm also a picker and Filipino ako. So, Filipino picker din ako. Noong time na yun, yun lang ako eh. Nagagalit sila, sabi, ba't mo tinatawag sarili mong the Filipino picker? Eh, lahat naman lahat tayo. Oh, sabi ko, hindi. Walang kumukuha pa eh. Sabi ko, wala pang Facebook page. Wala pang kumukuha sa DTI or ano, IPO. Sabi ko, wala pang kumukuha. So, ako kukuha. Unahan ko na kayo. Paano mo kami unahan? Matagal na kami dito. Eh, bakit nga hindi nyo tinawag ang sarili ng Filipino Picker? Ngayon, ang gulo. Non-stop away. Tumigil yun nung natrabaho ko ang History Channel. Kasi yung History Channel, sila ang may gawa ng American Picker. So, pag sila nagsabi na si Kyle ang Filipino Picker, game over na talaga. Nung unang taon, pumunta kasi sila dito eh. Nung pumunta sila dito, dalawa lang kaming in-invite. So, sa tingin ko, dalawa kaming tinitingnan nila na Filipino Picker. Sa dinami, ha? Sa dinami. So, nung ako, isa ako sa in-invite, ginalingan ko talaga. In-exhibit ko lahat ng mga ganda. Ngayon, naghahanap sila, napakaswerte ko, naghahanap sila ng marunong magsalita. Doon na disgrasya lahat. Oh. Oh. Medyo maganda katrabaho, easy to work with. Yun yung mga narinig ko na kailangan eh. Easy to work with, hindi reklamado. Kasi ang anti-collector, nabawa, sinabi, itong Coca-Cola na to, 1960. Ano to? 58,000. Napa. Tapos kung purist ka na anti-collector, sabi mo, walang ganun, 30 lang. Napa. 30 lang to eh. Hindi, just for the show, we need to... Parang ginagawa ng mga clickbaits. Napa. Tapos kung ayaw mo,
paano ka makikipagtrabaho, di ba? So you need to balance ngayon. Nasa gitna ka ngayon kasi tatablayin ka. Oo, tatablayin ka ng mga tropa mo at ng producer, saan ka? So dapat marun, kaya mong laruin 'yun. Mahirap 'yun pero nagagawa ko nang matiwasay. So sana 'yan lang. So nung in-announce nila 2018 sa World Trade Center nila in-announce. Andun lahat pati yung Pawn Stars. Sila ang nag-announce lahat, si Jack Ruby in-announce nila na Crazy Kyle is the Filipino Picker. Wow. Tapos kinabukasan, pagka-announce nila kinabukasan, may episode ako sa Amerika History Channel. So pinost ko 'yun kasi proud na proud talaga ako. Ride and Seek with Jamie Dempsey. Dinala ko yung Amerikana sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nag-picking kami sa Makati, okay, sa Bangkal. Tapos dinala ko siya sa mga Mandaluyong spots. And then, ayun. Yun yung first salang ko sa international. Grabe, no? Oo. Kumbaga, very successful pati dun sa picking career, sir, no? Oo. Tapos, hindi ka papabayaan talaga sa nasa itaas, eh. Kasi, nung nangyari naman yun, di ba sabi, nagtatrabaho ka eh, tapos bigla kang nag-enjoy sa ibang bagay. Opo. Huwag mong pabayaan ang trabaho mo. Tama. Aminin ko sa'yo, minsan inisip ko mag-artista na ako eh, tapos kalimutan ko na yan. Sabi ko, wala kang utang na loob sa sarili mo, sabi ko, baka parusahan ka. Ngayon, nandun na ako, nagmi-meeting sila, dumating ang FYI channel, History Channel, sister company. Nakita ko talaga yung actual usapan, may kontrata. Tiny House Philippines. Grabe. Tiny House Philippines, yung maliit na bahay, pinupuno nila ng magagandang furniture na space saver. Dadating yung dalawang Amerikano the following year. Sabi lang, next year dadating dito yung Tiny House Philippines. Yung dalawang Amerikano na host dadating. So, pinasok ko na yung Kawi World. Pinagpilitan ko talaga, sabi ko, sir, saan ka kukuha ng gagawa ng tiny house? Andito na sa harap mo. Pabo. So sila, napaisip sila eh. Siya na yung picker, siya pa yung tiny house. Baka ang gulo, sayo ko. Hindi ko i-claim ng malakasan. Pabo. Na ako rin yan, sayo ko. Siyempre, focus ako sa picker. Basta ako gagawa. Mm. And then I marketed it later on. Yung tapos na, nakauwi na lahat ng Amerikano. Pabo. Tsaka ako, bang! Pin-remote ko sa page ko. Pabo. Kasi tapos na eh. Pwede ko na siguro to i-promote. So, pin-remote ko na. Ako, may gawa lahat na ito. Eto ako nagbubuhat. Eto kami, nag-i-install. Galing. So, sabi ko, hindi ko pinabayaan ang lahat. So, yung trabaho nandyan lagi. Talagang galingan mo lang. Galingan mo lang. Lagi. Sabi nga ni Mike Cosa, lagi mong galingan. Oo nga, tama, sir. Sir, ano yung pinakamahal mong item sa, kumbaga sa museum mo or sa pinaglalagyan mo, ano yung isa sa pinakamahal mo, sir? Kasi ang mga collections, no, usually ang mga pinakamatimbang sa ngayon is yung mga anything that is gold, no? Apa. So gold value at the same time, ang tawag nila doon, gold melt value at the same time is yung collector's value. So dalawa 'yon. Kung gaano siya ka-rare at the same time kung gaano kadami yung ginto doon. So usually mga gold coins, mga Marcos gold, tapos mga Corey gold. Kakabili ko lang recently ng Corey Reagan gold, Ronald Reagan, tapos Isabel coins na gold lahat na ginamit sa Pinas. Saka yung mga yung Barilla coin, it's not gold pero yung Barilla coin is doon nang galing yung salitang Barilla. Opo. Barilla, no? Oo. So ayun, usually yung mga coins talaga mataas, saka NBA cards eh. Yung NBA cards, I have that LeBron James autograph na 225K. Opo. Pero mahal, no? Pero sa mundo namin, maliit pa. Maliit pa 'yon sa NBA cards, oo, no? Pero konti kasi yun eh, yung community. Sa tingin ko, 10K, alam ba, 10K community or 20K. Yung madlang people eh, ang dami. Talagang, yung akin pa lang na 225, wala nang niniwala. Hindi to yan. Ganun sila lahat. Lalo mga fans ko na ang dami. So, hindi naman siguro totoo 225. Yan, ang tanga mo naman, ganun sila. Sa'yo, kundi, ganito yan, huwag nyo nang tanongin. Basta, research nyo, ganyan. Ito nga, 1 million sinisend ko. Naiintindihan nila bigla. Kasi
ano eh, mahirap kasi buhay ngayon dito sa atin. Totoo naman. So, yung mga, para sabihin mo na mataas ang value ng hawak mo, sabi ko kay Toyo, pag mayaman ka at may hawak ka na mahal, sasabihin ng tao, di mahal yan. Totoo po. Totoo. Pero yung hindi masyado mayaman, normal na tao, yung hawak niya, kailangan mahal yun. Opo. Kaya kapag sabi ko kay Toyo, pag bibilin mo, ako, ikaw ang mababash talaga, tinatawaran mo. Opo. Kasi, parang inalipusta mo yung nangailangan, alam mo yun, ang hirap, pero you have to balance it eh. Kaya kailangan niya ma-explain na mabuti eh. Kaya nandun din kami to help him out. Kasi nakikita ko yung mga comments talagang, it's something na ang galing-galing ni Toyo i-handle. Tama. Oo, kasi pag talaga kagaya ko, noon, yun yung nasira sa akin sa hip-hop eh. Nakarinig ako ng mga ilang comments, yung iba, kaibigan ko, talaga in-end ko yung pagkakaibigan eh. Pero si Toyo, tuloy-tuloy lang. So, I learned something from him. Apo. I learned something from Omar Baliw na... Apo. Yan, idol din yun, sir. Yung Omar Baliw na paano niya hinahandle to. Although, nagkaroon din siya ng konting breakdown nung may gumagaya, di ba, din ng brand niya. No? Apo. Pinepeke, di ba? Ah, pinepeke, opo. Minsan to, nakikita ko sa post niya. Yun yung sinasabi ko na idol ko si Omar. Kasi, for the longest time, nasa Shopee, Lazada eh. Minsan bumibili ako ng High Minds para sa mga empleyado ko. Mga empleyado ko mahilig sa High Minds eh. So binibilan ko sila. Kasi hindi ko sinasabi ko Omar, dahil si Omar pag bibili ako sa kanya ng isa, dalawa, papadala niya ako ng isang box. Nakakahiya. Tama. Oh, nakatatlong padala na si Omar sa akin ng umorder lang ako ng dalawa, papadala niya ako ng isang box. Tama. Ng t-shirt, ng sombrero. So sabi ko, subukan ko sa Shopee. Pagdingin ko sa Shopee, ang dami, iba-iba. Pero hindi, 129 shirt. Imposible, peke to. Sabi ko, ang galing ni Omar, na-handle niya. Galing? Hindi siya nagagalit. Until nakita ko, nagalit siya eh. Diba, no? Sabi ko, talagang tao lang tayo. Tao no? lang, Omar. So sabi ko, I'm sure, nakikita niya hanggang ngayon. Meron pa. Pero nakita ko, nag-adjust na siya. Kaya niya na. He just had to vent a little bit na ilalabas ko na ito sa mga loob ko. Ngayon, nandun pa rin naman. Di naman natapos eh. Pero nakita ko siya, tuloy na. Tuloy na ang biyahe. Tuloy na ang buhay. So, yun. Nabibenta mo rin yung mga napipick mo, sir? May mga bumibili rin? Yes. Oo. Actually, lahat ng binibili ko, I have plans of selling someday. Lahat. Lahat. Kasi, yun ang trabaho ng picker eh. Kung nanonood kayo ng mga nasa Amerika, yung American pickers, kinukuha nila. Sila yung kumukuha ng gamit sa basura, sa junk shop. Pagkakuha ng picker, ipapasa niya kay Rick Restoration. Napa. I-restore ni Rick. Pag na-restore na ni Rick, isa na namang show yun, ipapasa na nila kay Pawn Star. Ngayon si Pawn Star, siya na ngayon yung bibili. Mm-hmm. Siya na ngayon yung talagang negosyante, reseller ng final product. Mm-hmm. So, kami talaga yung sa simula eh, yung digging talaga eh, yung hahanapin mo. So ayun, I have plans of selling. Maniwala kasi hindi, sa museo ng kahapon, I have a museum sa Boni. May mga visitors ako doon. Ang entrance fee namin, 99 pesos. Kasi I wanna filter out. Ayokong kahit sino lang papasok. So, ang daming pumupunta para magpicture. Ginawa kong Instagrammable place eh. Ang ganda. Hanggang merong mga dalawa na matigas ulo. Dahil talagang sobrang yayaman. Ayaw umuwi nang hindi mabibili. Ah, nabibili yung hindi nabibili. So, tinuturo ito. Ang bili ko doon sa Red Payphone, halimbawa, is 8,000 Red Payphone. Back in the day ko pa nabili. Tapos yung iba, 15,000. May dalawa akong ganun. Isang 8,000, isang 15,000. Bibili ng 50. Yeah. Sabi ko kasi, not for sale po yan. Not for sale po yan. 50. Bibinta mo yan ng 50. Pinabalot ko kagad. Tama. Tapos, that's I posted that. Pinost ko yun eh. Pagka-post ko nun, sa Pampanga nangyari kasi sabi niya hindi ko madadala yan. Dalin mo dito. Eh may show ako sa Pampanga sa Vista Mall. I had a show there. Pinapunta ko siya sa ko, magkita na lang tayo sa mall kasi may show ako dito. Eh di, doon kami nagkaliwaan. Nung pinost ko yun, meron na itong isang naka-visit noon na nakita yung Jordan Napa. Autograph.
Sabi niya, kala ako, hindi kayo nagbebenta dyan. Sabi niya sa akin, hindi kayo nagbebenta dyan. So, yun. I came back. Yung Jordan na yun, nabili ko 120K. Talagang time na yun. Sabi ko, mahal, 120K. Sabi ko, ayokong ibenta kasi mahirap na makahanap ng Jordan autograph. Tapos, he offered me 195. Kasi gusto ko 200 kapag ang mukha. Sabi ko, 200, ibenta ko yan. Kasi 120 ko nakuha. Sabi niya, 195, let's close. Kinlose deal ko. So, it's as easy as that. And then what I do is I post it, even yung bumili. Kasi, those are, aside from the facts na mapapatunayan mo na talagang binili yun, is the memories eh. Hindi naman araw-araw, birthday, di ba? Tama. Naka-big sale ka eh. So, it's something na transparent ako sa fans ko, transparent ako sa mga, yung mga gusto mag-visit, and mga, yung mga kasama ko din sa trabaho na pagka binibili ko, hindi yun about luho, minsan pinagkakitaan natin yan. Wag, kasi minsan yung mga karpintero ko, nisip nila, si Sir, bago na naman ng kotse, ganyan, di ba? Ayokong ganun eh. Daba. Kaya kung saan sila, kumakain sila, James Pierce, natabi ko, James Pierce, dun tayo, dun din ako kakain. Pwede naman ako mag-Starbucks eh, grab. Pero kung ano yung kinakain nila, gusto ko, ganun din ako. Kasi hindi naman ako talaga lumaki sa ganun na, tama. Alam mo yun, kailangan ganun eh. So, ayun, pakikisama and malasakit. Yun talaga galing, yung no? Dalawang secret ko din. Sir, ano yung mga mapapayo mo sa mga nangangarap maging rapper balang araw? Ako, matagal-tagal na ako. Shake hands with the right people. Mm-hmm. Diba? Minsan kasi, ang galing mong rapper, at up and coming ka, tapos sumama ka dun sa mga galing kasi idol mo yung mga yun eh. Sumama ka sa mga galing. Minsan, or most of the time, baka dun ka pa mamatay kasi sumali ka sa malakas eh. Kung sa basketball, malakas na yung team, sasali ka pa, edi bangko ka. O kaya, hindi ka nila feel, at art of war din sila. Papasukin mo, tapos huwag natin bigyan ng career. Lalo kang masisira. Kasi secretly, yung mga kasama mo ay hindi naman, doesn't wish you well. Apa. So, doon ka sa talagang minsan you can do it on your own, kagaya ng ginagawa mo, do it on your own. Pero I think the marketing side is bigger ngayon. Unlike dati talaga, kagaya sinabi ko, you have to rock the show. Apa. You have to rock the show. Freestyle sa kanto, sa Mega Mall, sa Glorieta, sa Quad pala, hindi Glorieta. Mag-freestyle ka doon, bukas pinag-uusapan ka na sa Mars Disco. Si grabe, nag-freestyle doon si Dado, saka si Crazy Kyle, nag-freestyle doon, beatbox, ganyan. Ganun lang dati eh. Talagang skills. Pero ngayon yung marketing, sa tingin ko, lamang eh. Apo. Yung mas magaling na marketer, tapos konti ang skills as a rapper, yun pa yung idol ngayon. Yung mga sobrang gagaling, lyricism, tapos walang marketing, medyo talaga, tagilid, sir, no? Tagilid talaga. Pero siguro, pag tinanong mo sila, gusto naman namin maging tagilid. Kasi mga purist, gusto ko naman maging ganito, ayokong ganyan. Pero hindi naman totoo. I think anyone who will experience the fame, they won't say no to it eh. They won't say no to it. Pero of course, I respect them pag sinabi nila, ayoko ng fame. It's hard to, for me, sa akin lang naman, it's hard to believe. Totoo, sir. Totoo naman. So, in terms of lyrics naman, never release anything half-baked. Kasi, minsan ang sarap i-release na eh. Release mo na. Kakatamad na eh. Sulat ulit eh. Pakinggan mo lang ng pakinggan ulit. Tapos, kapag feeling mo may sabit, sulat mo ulit. Apo. Kasi, habang buhay yan dyan. Tama, habang buhay, tama yun. Habang buhay. Ang dami yung mga sikat na kanta ngayon, may mga talagang big flaws, wrong grammar, mali yung pagkasulat, mga ganun. So, it's not being wacky, it's about being careless lang eh. So, yun yung mga payo ko, talagang galingan nyo rin. Although, ngayon nabubuhay tayo sa digital age at pagalingan ng marketing, pagalingan ng swag, papogian. Doon tayo, huwag niyong kakalimutan yung
yung ano, roots, kung saan tayo nanggaling lahat, which is the lyricism. Apa. Ganda nun. Kasi lahat yan, may mga nakikita ko, mga magagaling na rapper, magagaling na lyricist, biglang naging ano eh, iba eh, nag-adjust eh, kasi gusto nilang mag-belong eh. So, kinalimutan nila yung dating sila. I'm sure you guys know who I'm talking about, madami yan. Yung dating sila, iniwan nila para maka-fit in ngayon. So, okay pa rin. Pero I'm sure once every blue moon, namimiss nila yung isang gabi lang. Isang gabi lang, pasulat lang ng gusto kong sulat, yung kagaya dati. So, yun. Huwag niyong kalimutan. And of course, make money. Work on the side. Yung hip-hop is everything, hip-hop for life. Yeah, lagay nyo sa lyrics nyo, pero huwag nyo man masyado isa buhay kasi baka magutom kayo. Ang perfect example lang, tingnan nyo lang yung mga nauna sa inyo na ganun ang ginawa. Yung rate of, ano, kumbaga ratio, sir, no? Oh, yung rate ng, ano, success. Apo. Success rate, ilan? Yung talagang rapper, umaga, gabi, rap contest, rapper talaga walang ginawa kundi mag-rap. Ilan doon ang yumaman, 'di ba? Mm-hmm. Ilan doon yung kasi ngayon bata kayo, iniisip niyo hindi niyo kailangan yumaman. Yung biyanan niyo. may camera. Yung biyanan niyo lalaitin talaga kayo. Pag narinig niyo na 'yon, sasabihin niyo tama si Crazy Kai. Dapat nakinig ako kay Crazy. Yung unang lait pa lang sa iyo. Sasabihin mo na kagad, aray. Yung biyanan mo pala yung may pang punchline, no, sir? No? Hindi naman. I mean, generic yan eh. Generic sa lahat. Kaya hindi mo yan. Kasi ngayon, inisip mo, mahal ako ng girlfriend ko, walang mangyayari. Come on. Tapos, inagaw yung girlfriend mo ng mayaman. Ako, dun, yun yung mga ayaw mong mangyari. Hmm. Kaya, always work hard. Pwede nyo yung pagsabayin. Kalokohan yung hindi nyo kayang pagsabayin. Kaya yan pagsabayin. Work while rapping. Ang daming oras. Bata pa kayo, edi wag kayo masyadong matulog ng 12 hours, 'di ba? Laanan niyo yung sulat, laanan niyo yung trabaho. Kaya 'yun, yung mga nakaipon, nakaipon sa trabaho kagaya mo. Apo. Nag-ipon sa trabaho. Apo. Pwede ka humabol eh. 'Di ba? Apat na taon. Hayaan mo sila. Mag-ipon ka. Pagbalik mo apat na taon, bang! Oh, magaling pa rin ako eh. Oh, sulat ako. Salamat, sir. Kesa yung naandun ka, hindi ka nagtrabaho, naubos pera mo, naubos hanggang nag-zero ka. Tapos babalik ngayon yung mga tropa mo na nag-ipon. Tapos sabay-sabay lang pala kayo. Gagawa kayo ng all-star track. Eh di pare-pareho lang pala kayo. Yung mga nag-live and die for hip-hop. Saka yung mga nag-work while doing hip-hop at the same time. Pareho lang, magkikita kayo sa fourth quarter. Pareho lang kayo sa patos, pareho lang kayo suot. Kaya huwag ka mapayag na mapag-iwan dun. Sa part na yun, yung pera. Work hard, at the same time, right. Sa mga artist na nagbabalak magnegosyo, sir, ano naman mapapayag mo sa kanila? Mga artist na nagbabalak negosyo, the best thing... Ngayon, lalo na yung mga sikat na sikat, is for the next 5 years, is merch. Mm. Nabuhay ako sa ganun. Si Tiny Montana, minumura ako kasi binayantahan ko siya ng kwintas ng sikat. Idol na idol niya ako, yung bata siya. Binayantahan ko siya ng kwintas na 90 pesos. Binayantahan ko sa kanya ng 599. Eh, fan ko siya eh. Saka may pair pa ko yun eh. Hindi ka na talaga, sir, no? Tapos, nagreklamo si Tiny nung, ano, kasi naka-white shirt siya, tapos naka-kwinta siya. Yung 3 stars in a sun yun eh. Mura lang yun. Pero nung time na yun, hindi lahat alam kung saan kukuha nun eh. So, binibenta ko ng 599, 90 pesos. Work on your merch kasi you work hard eh. Para magkapangalan. Magkapangalan ka eh. Tama. So, sabi ko, bumili ka na lang doon, pero dito, pag bumili ka dito, edi may kasamang libreng CD saka perma ko yan, saka ano. Oh, edi sa akin siya bumili. Eh ngayon, si Tiny, may white shirt, tapos pinawisan. Pinawisan yata siya eh. Ngayon, mancha daw yung ano, blue, saka pula, nagmancha dito. Sabi niya, ang gagawin ko dito, nagagalit siya. Sabi ko, ba't di ka nagreklamo nung time na yun, di ba? Sabi niya, kaya, idol kita na eh. Pero, that's one example. Kaya sabi ko sa kanila,
you do that to your fans too kasi uh-huh. kasi yung feeling na nakabili ka sa idol mo. Tapo. Iba yun eh. Kagaya ngayon sa Peking, may mga tao pumupunta sa akin sa museum, bumibili lang ng kahit ano doon. Nalang kahit ano doon, mga mugs and everything. Just to meet me. Oo, kita mo, sir. So, that's something na as an artist, you need to get paid for eh. Hindi parang itong mug na to, Filipino picker, o museo ng kahapon, o. Nag-travel siya mula Quezon Province, pabunta dito, no? Para lang sa mug. Grabe. Hindi eh. Yung mug na bibili niya kasi gusto niyang makilala ka, makamayan ka. Yun. Permahan mo and stuff. And then, that's how you put a price on yourself eh. So, merch. Doon kayo magsimula magnegosyo. Tapos, ipunin yung pera nyo. Yun ang advice ko sa mga magne-negosyo. Ipunin nyo yung pera nyo. May mga iba na kayang bumili na itong bagay na to. Apo. Pag hindi mo kaya, at alam mong hindi mo kaya kasi siya, isa lang anak, ikaw, apat anak mo. Huwag mong ipilit na makisabay kasi doon ka masisira eh. Tama. Doon ka masisira. So, work on your budget, tapos mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo. Lalo na yung mga sikat ngayon. Ang dami kong nakita, brother, na ang dami-daming pera nung kasikatan namin. Second batch kami. Apo. Kami ni na Decoy, ni na Picasso, ayan, mga kasabay ko. Marami kaming nakasabay natin ng mga artista na gusto maging rapper, mga iba, mga Star Circle, na mayayaman din, mga anak mayaman, tapos nagsimula mag-rap. Tapos nakita ko talaga, wala nangyari. So, talagang yun yung sinasabi ko na mag-ipon kayo habang meron pa. Apo. Huwag lustayin kung saan saang bagay. Kung gagastos kayo, yung tumataas. Kagaya ng bahay, ganun. Diba? So, dun yung gastosin. Huwag masyado sa mga, bawa, may kotse ka na, bibili ka palit ng dalawa. Apo. Alam mo yun? Pagkakaya mo, and then buy it, no? Pero pag hindi, huwag kayong makisabay. Kasi, alam mo yun yung problem minsan kapag nakisabay ka. Madadamay lahat ng rotation mo. Pati anak mo, madadamay. So, spend wisely kasi ngayon, yung mga sikat sa inyo, ngayon yung time na pumapasok yung pera eh. So, huwag yung gastusin sa hindi nyo kailangan kasi fame is not forever. Tama yun, sir. Sure yan. Yung mga, si Jermaine Dupri sa Amerika sabi, I will never fall sa lyrics niya dati, parang hindi siya malalaos. No. Pero siguro isang dekada na siyang laos ngayon, eh, di ba? Pero syempre, may ipon siya. So, yun nga yung sinasabi ko. Huwag kayong mapusok in terms of gastos. So, more on saving and family. Kasi yun yung next stage ng buhay niyo. Eh. Family talaga. So, you don't want your kids to look up to a father with nothing. Tama, sir. Yun yung pinaka worst part ng not career, pero buhay mo. Your kids looking up to you like some like loser na wala kang narating. Ang hirap nun. Pero sometimes nangyayari yun. Pero kahit ganun na, never give up. Kaya pa yan. Kaya pa humabol yan. You can still work. Work hard for it. So, bawi lang. Yung nangyari sa akin sa hip-hop, wala na akong bawi. Alam mo bakit? Gumawa na sila ng all-star track na lahat ng sikat nandun. So sabi ko, all-star track na tinitira ako. Grabe. So, may nag-advise sa akin. Sabi sa akin yung nag-advise sa akin. Eh, yun yung time na hindi pa, wala pa yata masyadong rap battles nun eh. Apo. Wala pa rin mga clout, wala pang clickbait, wala pa yung away na peke, tapos ano. Noong time na yun, talagang pag may nagsabi ng masakit sa'yo, masasaktan kayo kasi totoo. Totoo talaga, opo. Kasi ngayon, pwedeng nag-uusap lang kayo, tapos peke lang, tapos gumagawa lang kayo na extend. Dati hindi. Wala akong alam. Nirelease na lang nila. Meron. Gusto kong magalit, gusto kong umiyak, gusto kong, alam mo yun, pakamatay, di ba? Pero sasabi ko, all I have is hip-hop, tas eto na ngayon. Wala na nag-i-invite sa akin sa gigs, wala na, mga provincial. Dati weekly, 12,000, 18,000, malaking pera na. Malaking pera dati yun. Nung time na yun. So, dati meron akong ganun, biglang nawala, zero. Ngayon may nag-advise sa akin. Yung nag-advise sa akin, hindi ko na lang sasabihin, pero isa sa mga, yun mo, isa sa mga hari ng hip-hop, ang sabi niya sa akin, kaya ang dami nila at lahat sila sikat,
dahil malaking tao ka, yun ang tignan mo. Kahit huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila, isipin mo, gagawa ba sila ng ganun? No, aksaya oras kung wala kang kwento. Wala kang kwento. Malakas ka kasi. Kaya, kailangan kang gibain. So, totoo yun. So, if you're on top right now, tingin-tingin sa paligid, di ba? Tama po, sir. Keep your circle close kasi keep your circle small kasi nandyan lang. Nandyan lang. Pero, there's always time to catch up. There's always time to fix things. So, alam mo yun, wala namang napatay, alam mo yun. So, as long as walang ganung nangyari, walang ano. Hindi, tuloy ang buhay. No? Tuloy lang ang buhay, tapos, yung sa taas, bahala siya. Oh, isang araw, bigyan ka ng kahoy. Ang ilalaglag. Oh, wala kang background dun, ha? Wala. Oo. So, gusto kong itay ang tinapay. Binigay sa'yo kahoy. Ang gagawin ko dito po, psycho. Sabi niya, iyan ang sa'yo. Ibang sa'yo. Klase. Oh. Kaya sabi ko nga, ano, ibibigay niya sa'yo. Basta maging mabuting tao ka. Kasi, sa tingin ko may karma eh, kapag ka masamang tao ka. Totoo po yun, sir. Sa tingin ko, naniniwala ako dun eh. Kapag ka mabuti kang tao, kahit anong mangyari, mali ka, nagkamali ka, napag-initan ka, natisod ka, ganun. Wala yun, di yun kasalanan, ano lang. Struggles lang na dadaanan ng biyahe mo. So yun, yun lang. Sir Kyle, maraming salamat talaga. Isang malaking karangalan sa amin na makausap ka at sa makabuluhang kwentuhan pa. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Thank you po, sir. Sir, thank you, ha. Yeah.